Magandang araw sa lahat. Ang video po na to ay tutorial tungkol sa head markings ng 12 points na bolt at saka ang torque value nito. Itong tutorial po natin ngayon ang pinaka most requested sa lahat ng mga DIYers at mechanic na humihingi sa akin ng torque table. Kaya naisipan ko na gumawa at i-share sa inyo ang kunti kong nalalaman tungkol sa torque value ng 12 points na bolt or itong tinatawag sa mga mechanic na flower type na bolt. So, napaka-importante kasi mga boss, no, na alam natin ang mga torque ng ating tinatrabaho na makina. Ang torque table na to pala ay specified sa lahat ng klase ng makina. Mainam ito mga boss para sa cylinder head tightening, connecting rod, at saka main bearing. Meron din itong torque value para sa aluminum type na steel at saka cast iron type na steel na ating hinihigpitan. So, for example mga boss, no, kung ang hinihigpitan mo na cylinder head ay aluminum, ay swak ang torque table na to. At saka kung ang hinihigpitan mo naman sa cylinder head ay cast iron, ay pwedeng-pwede rin ang torque table na to. At saka take note ko na rin sa inyo mga boss, no, na hindi lang ito basta-basta pang 12 points or pang flower type na torque table. Pwede din ito sa hexagonal type na bolt at pwede din ito sa panggilid at panglabas na mga bolt na nakakabit sa ating makina. So, nais ko lang mga boss na sundan nyo ang tutorial ko na to hanggang sa dulo para wala ng diskusyon at wala ng tanong-tanong pa. At sa dulo ng video na to ay papakita ko sa inyo ang torque table na sinasabi ko. So, wag na nating patagalin pa and let's start! So, pagka may trick na bolt mga boss, ay mostly ito ang makikita natin na head markings. Itong 8.8, 10.9, at saka 12.9. Meron pang mas pinakamababa nito mga boss, no? Ito yung klase ng bolt na 4.6 at saka 5.8. Yang mga marking na yan mga boss, pag mayroong mga numbers at saka mga point ay metric ang ibig sabihin yan. So yung 4.6 at 5.8 hindi ko na sinali mga boss kasi low carbon steel ang materials na ginagamit noon mga boss, no. So sa paghigpit ng makina natin na cylinder head at saka connecting rod at saka main bearing ay mga medium carbon steel ang ginagamit mga boss, which is hardened at saka heat-treated na klase na metal ang ginagamit naman dito. Pag sinasabing medium carbon mga boss, ay ito na yung mga klase ng bolt na head markings na makita natin dito, itong 8.8, 10.9 at saka 12.9 mga boss, no. So, take note ko na lang sa inyo mga boss na napaka-importante na alam natin ang mga head markings ng tinatrabaho natin na mga bolt. Kasi ito yung parang stepping stone or parang basihan natin para makuha natin ang tamang torque ng isang bolt. Kasi pag hindi mo alam to mga boss, is mawawala ka talaga sa ipapakita ko mamaya na torque table. Kaya ito muna ang ating i-discuss ngayon. So pagdating naman dito sa tinatawag na US standard na klase ng head markings, ay ganito lang ang makikita mo mga boss, no. Itong may mga radial na guhit or linya na makikita sa mga ulo ng ating bolt. So ngayon mga boss, no, ipag-usapan naman natin dito sa 12 points na head markings. So simple lang rin ang makikita natin sa 12 points mga boss, no. So beside sa kanyang mga numbers dito mga boss, is makikita natin na 12 points ang gilid ng ating bolt. So meron itong 12 points side para sa 12 points na socket din natin. So kaya ginawa tong 12 points mga boss na gilid ng ating bolt para sa mabibigat na mga klase ng torque na ibibigay natin sa isang bolt. So para hindi siya mag-loose thread pag hinihigpitan na natin ang ating bolt. So pag sa metric naman na klase ng 12 points mga boss, is mga numbers lang din na makikita natin dito sa itaas mga boss, no. So 12 points na marking mga boss is merong 8.8, 10.9 at saka 12.9. So yan lang ang mostly na makikita natin sa markings ng bolt sa ating mga makina. Ito namang sa US standard mga boss, ito is ganito lang din ang makita natin.
So, meron siyang radial na line para sa klase ng grade 5 na bolt. At saka ito namang sa 12 points na grade 8 is merong 6 na radial line. So, marami din nagtatanong mga boss no, na ang kanilang mga 12 points na bolt ay walang marking. So, pag makikita kayo ng mga klase ng bolt na walang marking, is automatic yan na grade 8. So, pagka grade 8 mga boss, isa UE standard yan. Okay? So, pagka sinabi kong UE standard mga boss, is grading ang value ng kanilang bolt. Sa metric naman mga boss, no, is class ang makikita natin. Class 8.8, class 10.9, class 12.9. So, meron na ding iba na gumagawa nito mga boss na kinukombine na nila ang class at saka grade. So, ginawa na nila minsan na itong sa metric na grade 8.8, grade 10.9, ganyan. Tsaka itong grade naman sa ating US na standard is grade 5 at saka grade 8. So, meron din yung grade 9, meron din yung grade 6. At saka grade 2, grade 7, yan. So, hindi ko na yan minimension mga boss kasi nga hindi natin yan kailangan sa paghigpit ng ating makina. So, ito lang dalawang to, grade 5 at saka grade 8. Itong grade 5 ay nandito yan sa medium na klase ng carbon steel. At saka heat-treated na din yan mga boss, no? Ito namang grade 8 mga boss, no? Ispasok naman sa medium alloy carbon steel na heat-treated na rin at ginawang mas matibay. Dito naman sa hanay na to mga boss is halos magkaparehas lang yan ng lakas ng torque. So, ngayon mga boss, isunahin ko sa pag-explain itong metric na klase ng torque table. So, ang ibibigay ko sa inyo na torque table is ganito na din ang format. So, take note ko muli ha, kahit hindi 12 points na klase ng bolt ay pwede itong ating torque table, okay? So, sa makita natin dito sa metric mga boss, no? So, huwag kayo mag-alala mga boss kung medyo malabo dito kasi meron tong clear copy. So, body size, tsaka diameter, tsaka itong klase ng bolt, 8.8, class 10.9, at tsaka class 12.9. So, dito naman sa napapaloob sa 8.8 at tsaka 9.9, parehas lang yan mga boss ng torque value. So, dito sa kanila is napapaloob to or nahati to sa dalawa. Merong cast iron na klase ng torque value at saka meron sa pang-aluminum na klase ng torque value mga boss, no? So, tulad ng sinasabi ko sa nauna kanina na for example ay ang cylinder head na hinigpitan mo ay aluminum or cast iron is meron tayong pagpipilian dito sa ating torque table. Alright? So, makita naman dito sa ating mga klase ng bolt is meron siyang M6, M7, M8 at saka papunta dito mga boss sa M22. So, hanggang M22 lang. Pagka makita mo na M ang simula ng ating mga liters dito sa diameter ng ating bolt mga boss, ibig sabihin yan is 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 12mm. So, sa pagsukat naman ng ating mga bolt mga boss, no? Is importante na alam mo kung saan susukatin. So, hindi mo kailangang sukatin dito sa head o sa ulo ng ating bolt. Dito lang sa katawan ng ating bolt susukatin ang mga bolt. Makukuha na natin ang lahat ng mga sukat niya na nandito sa ating torque table. So, pag alam mo na to mga boss, is dadako na tayo dito sa pagsusukat. For example, ay magsusukat tayo sa M10. Dito, M10. Meron siyang klase ng bolt na 10.9 na klase ng bolt. At saka meron namang aluminum na cylinder head ang hihigpitan ng isang bolt. So, automatic tayo mga boss, dito tayo sa M10. M10, pupunta tayo dito. M10, pupunta tayo dito sa class 10.9. Alright? So, pagdating sa 10.9, hahanapin natin ng aluminum, which is aluminum na cylinder head ang ating inihigpitan. So, nandito yan, M10, yan. So, ayan, nandito. Sa Newton meter tayo mga boss, sa aluminum, is meron yang 30 Newton meter. Pagka sa foot pounds naman mga boss, conversion ng 30 is 25
foot pounds. Okay? Para sa aluminum na higpit ng M10. So, napakadali lang mga boss, no? So, ganoon na din ang gagawin nyo sa iba. Importante na malaman mo kung anong klase ng bolt. 10.9, 12.9, 8.9, 8.8, tsaka 9.8. So, makikita yan doon sa ating mga head markings ng ating mga bolt. Tsaka, importante din na malaman mo kung paano sasukatin ang katawan ng bolt. At tsaka, kung ano ang inihigpitan mo. Cast iron ba or aluminum. So, ganyan lang. Pagdating naman dito sa US customary bolt or US standard mga boss, no? Yan. So, ganito lang din na makita natin mga boss. So, tulad nung sa metric is halos magkaparehas lang sila ng table. So, meron lang itong grade 5 at saka grade 8 na table mga boss. Kasi nga, ito yung mostly na makita natin sa paghigpit ng ating mga cylinder head. Alright. So, pagdating dito sa grading mga boss, ang nabilong sa grading, grade 5 at saka grade 8 lang. Nabilong naman dito sa body size niya mga boss, yan. Body size is magkaiba ang sukat ng metric at saka ng inches. Pagdating dito sa inches mga boss or sa US standard is inches ang kanyang ginagamit. So, meron tong 1/4, 5/8, saka 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, at saka 1 inch. So, hanggang 1 inch lang ang ating bolt na sukat mga boss, no? So, ganoon na din ang pagsukat nito, bolt diameter. So, sa katawan lang ng bolt, susukatin natin ang isang bolt. Tsaka, kailangan alam din natin mga boss kung anong grade ang ating bolt sa pamagitan ng grade markings. Yung mga radial line at saka yung walang kahit anumang markings ay automatic nga grade 8 yun mga boss, diba? So, nandito na rin ang cast iron at saka aluminum na paghihigpitan mo sa bolt. So, napakadali mo lang hanapin. For example, mga boss, no, is meron tayong 1/2 na sukat ng bolt. Yan. Ito, 1/2. So, meron naman siyang klase ng bolt or grade ng bolt na 8. Grade 8. At saka meron tayong cylinder head na inigpitan na cast iron steel. So, automatic tayo maghanap dito. 1/2, punta tayo sa grade 8 na cast iron. Yan. So, napakadali lang mga boss ng grade 8. Tsaka, meron tayong 130 foot-pounds na torque. So, kung napapansin nyo mga boss, meron itong, yan, ito, TPI. So, pagka sinabi na TPI na abbreviation is thread per inch yan mga boss. So, dito sa ating US standard, is meron tong dalawang klase na thread per inch na ginagamit. For example, dito sa 1/4 is merong 20 TPI at saka merong 28 TPI. Pagka sinabing TPI mga boss, is ito yung ngipin or thread ng isang bolt sa loob ng 1 inch. So, susukatin mo ang ngipin or thread ng bolt sa loob ng isang 1 inch, kung ilan ang ngipin niya mga boss. So, itong 1/4 natin na sukat ng diameter ng bolt is merong 20 to 28 na TPI. Tsaka itong 5/16 is merong 18 to 24 na ngipin or TPI. So, tigdadalawa to mga boss. Tsaka kanilang mga torque value nitong 20 is nandito sa hanay niya. Yan. Itong sa 28, nandito naman dito sa hanay na to. Yan. Tsaka, gano'n na din sa iba mga boss, no? Yan. For example, dito sa 1/2 is nandito rin. 13 na TPI at saka 20 na TPI. So, dalawa yan mga boss, no? So, importante na pagdating sa US standard, masukat mo rin kung ilan ang thread ng ating bolt sa loob ng 1 inch. So, nandito na rin ang mga torque nila mga boss, yan. So, hinding-hindi ka mawawala nito mga boss, no? So, yung sample natin kanina na 1/2 is nandito, 130 ang kanyang torque sa Newton meter. Cast iron na klase ng metal, 130. Pagdating naman sa foot-pounds is 95 ang kanyang torque. Okay? So, napakadali lang at napaka-basic lang nito mga boss, no? So, hopefully ay nakarating ka dito sa part na to ng tutorial. Kasi nga, makukuha natin ang ating torque table, itong tatlo na to. So, papakita ko dito sa
last part ng video. Yan. So, hopefully ay may screenshot nyo yan. Na sana ay malinaw at saka klarong-klaro ang pag-screenshot nyo mga boss. So, kung hindi nyo makuha ang malinaw na screenshot is bibigay ko naman ang mga talk table na to doon sa aking page. So, maaari kayo mag-message sa aking page mga boss, no? So, bago ko makalimutan mga boss is kailangan kong ipaliwanag sa inyo na pagdating dito sa aluminum type na klase ng bolt dito sa UE standard is halos magkaparehas lang ang grade 5 at saka grade 8 nandito mga boss, oh. For example, dito sa 3/8 na sukat ng bolt. So, pagdating sa aluminum, meron siyang 25 Newton meter at saka 20 Newton meter dito sa grade 5. Yan. So, pagdating naman dito sa grade 8, is meron din yang 25. Yan, yung 3/8. Meron niyang 25 at saka 20 na torque sa foot pounds at saka sa Newton meter. So, halos magkaparehas lang. Yan. Diba? Ito rin. Sa pagdating sa 716, yan. So, pagdating sa grade 5, is meron rin yang sa aluminum lang yung mga busa sa cast iron is magkaiba na ang higpit sa cast iron. Kasi nga, cast iron mga boss is hardened steel or matigas. Itong sa aluminum natin mga boss is malambot lang na klase ng metal. Madaling mag-crack or mabiyak, mapudpud. Kaya kailangan na nasa tamang torque tayo dyan mga boss, no? So halos magkaparehas lang ang mga aluminum na torque natin mga boss. Kahit magkaiba sila ng grading na bolt. Basta parehas ang sukat na. So, magkaparehas lang din ang torque value niyan. So, dito mga boss, oh. For example, dito aluminum yan. So, 75, 55 yan. So, pagdating naman dito sa grade 8 is meron din yang 75 to mga boss, oh. 73, 75, 55. So, napakadali lang mga boss, no? So, huwag kayong magalala, huwag kayong magtataka. Kasi normal lang yan sa aluminum na klase ng metal na cylinder head na magkaparehas ang kanilang torque. Kasi nga, hindi natin kailangan ng sobrang higpit ang aluminum. Ganun na din dito sa metric mga boss. So, meron din yung magkaparehas. Yan, dito sa klase ng class 10 at saka class 8.8, class 10.9, class 12.9. is halos magkaparehas lang ang sa aluminum na klase ng higpit. So marami pa diyang magkaparehas sa aluminum na torque mga boss. So yan ay pasok pa rin at swak pa rin sa paghigpit ng ating mga makina. So garantisado ang torque table ito mga boss kasi matagal ko na itong ginagamit sa line of industry sa ating mga trabaho. So hopefully ay mananako kayong kunting kalaman tungkol sa topic natin ngayon. So, pakiclick ng subscribe button at pakihit na rin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga video ko. So, yan na muna para sa araw na to. Maraming salamat. God bless and mabuhay. Peace!